Bago po ang simula, lahat po tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Dahil sa inyong dakilang magkabay sa amin, kami po ay nakakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya pakigabayan niyo po kami sa oras na ito sa pamamagitan ng inyong biyaya. Kami po ay naligtas ng lubos sa pamamagitan ng inyong dakilang biyaya na ipinakita ka sa cross. And dahil sa inyong sa ganang biyaya, kami po ay manatili sa inyong maluwahating iglesia. And tapos, naghintay po kami sa inyong ikalawang pagdating ayon sa inyong mahalagang pangako. Kaya po, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pakitulungan niyo po kami upang maunawaan ang inyong banal na salita at upang ipangaral ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng nalalabing panahon. Kaya kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa pamamagitan ng inyong biyaya at pagmamahal tungo sa amin. Ito pa ang pasimula, hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristong aming Panginoon. Amen. May konting howling po. Buksan po natin ang Biblia, Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4 verse 16. Kaya lumapit tayong may katapanganan sa trono ng biyaya upang tayo ay tumanggap ng awa at makatakpo ng biyaya na makatulong sa panahon ng pangailangan. Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Ito po ang mensahe para sa hindi naman para sa mga hindi ligtas, kundi pati para sa mga ligtas din po dahil naligtas po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tapos pagkatapos tayo pa ay may panganak o muli at naligtas, kailangan din po yung patuloy na biyaya na dumadalo sa atin para magpapatuloy tayo sa Kristiyanong pamumuhay. Lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon sa gitna ng pandemic, dinarasan po natin na talagang dakila ang pag-ibig ng Diyos o biyaya ng Diyos tungo sa amin, tungo sa atin, dahil kung walang biyaya ng Diyos sa aming buhay, gaya ng alam po natin, hindi kaya natin magpatuloy sa ating Kristiyanong pamumuhay sa panahon natin ngayon. Kaya ngayon na Rodin, masasabi natin na nakatipon tayo sa oras na ito dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Sa totoo lang, bago ang pagdating ng pandemic din, nabuhay tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Inisip natin noon, yung bago ang pagdating ng pandemic, yung buhay natin maayos naman. Ngayon, dahil sa pandemic,
Nahirapan po tayo. Sa totoo lang, yun po ang pananaw ng hindi mananampalataya, no? Ano pa ang pananaw ng mananampalataya? Kahit bago ang pagdating ng pandemic, sa totoo lang, nabubuhay tayo ng mabuti dahil sa biyaya ng Diyos. Ngunit dahil sa ating kakulangan tungkol sa kakulangan sa pag-unawa tungkol sa biyaya ng Diyos, kahit nabubuhay tayo sa pamamagitan ng biyaya lamang, hindi natin pinapansin ang biyaya ng Diyos na dumating sa ating buhay noon. And then tapos nang dumating na ang pandemic, dahil sa mahirap na situation na po ito, madali natin maunawaan na talagang kailangan yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Na sa totoo lang, naranasan po natin ang biyaya ng Diyos araw-araw ngayon. Sa ibang bansa naman po, o mukaya ng India, mo ganyan. Talagang napaka-miserable yung situation po nila. Pero kumpara sa yung ganitong situation, tayo naman po medyo talagang okay na okay po, no? Okay na okay. And tapos meron po tayong kahit papaano, meron po tayong pagtitipon ng ganito. And tapos kaysa ginna ng pandemic, maraming kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng evangelization. Kaya masasabi natin na talaga dakila ang biyaya ng Diyos ngayon tungo sa ating lahat. Kaya po, gaya ng verse na ito, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Lalo na sa kanitong situation, o kahit sa pagkatapos ng pandemic din, kahit anong situation, sa totoo lang, hindi kaya natin mabuhay nang mabuti kahit isang araw kung walang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya lumapit tayong may katapangan sa turunan ng Diyos araw-araw. Upang tayo'y tumatanggap ng awa ang makatakpo ng biyaya na makatulong sa panahon ng pangailangan. Ay kahit sino man, kung tao po tayo, mahina po tayo, no? Yung tao po ay mahinang klase, no? Kahapon din po, maraming tao namatay dahil sa iba't ibang rason, dahil sa mga aksidente, dahil sa sakit, no? Ngayon dahil sa COVID din, maraming tao namatay. Kung walang tulong ng Diyos, walang sinuman mabuhay ng mabuti kahit isang araw, kahit isang oras, kahit isang minuto. Kaya bilang ligtas na may alam tungkol sa katotohanan, ano pa ang kailangan nating gawin? Dapat tayo'y lumalapit sa Panginoon araw-araw upang tayo'y tumanggap ng awa at makatakpo ng biyaya sa Panginoon. Ito po ang pinaka kailangan para sa ating Kristiyanong pamumuhay. E doon po sa mga awit 119, doon po sa mga awit 119 verse 58. Sabi dito, aking hinihiling ang inyong biyaya ng buong puso ko. Mahaba ka sa akin ayon sa inyong pangako. Aking hinihiling ang inyong biyaya ng buong puso ko. Mahaba ka sa akin ayon sa inyong pangako. Bakit humihingi siya ng mga biyaya ng buong puso?
mahaba ka sa akin. Bakit kanito po yung panalangin niya? Inisip po natin, siguro nasa yung situation niya, nasa ano po, yung situation niya medyo mahirap o medyo delikado, kaya humingi siya ng ano po, parang awa sa Diyos. Siguro po, pero sa totoo lang, araw-araw, yung situation po natin ay delikado. Kung walang protection ng Diyos, sino ang makapamuhay ng mabuti? Walang sino man. Kaya ibig sabihin, hindi po ito ang panalangin ng mga nasa kahirapan, kundi sa kahit anong sitwasyon. Dapat tayo pa lumalapit sa Diyos na may ganitong pag-iisip. Aking hinihiling ang inyong biyaya ng buong puso ko. Dapat ito po ang nangyari araw-araw sa ating pamumuhay. Mahaba ka sa akin ayon sa inyong pangako. Mga awit 119, verse 77 din po, 77. Dumating nawa sa akin ang inyong habag upang ako ay mabuhay, sapagkat ang kautusan mo ay aking katuwaan. Dumating nawa sa akin ang inyong habag upang ako ay mabuhay. Kaya sabi ng Biblia kanina, obtain mercy and find grace. Obtain mercy and find grace. Tanggapin mo ang awa ng Diyos, then magtapuan ka ang biyaya ng Diyos araw-araw. Ipaano? Mahalaga po ito. Verse 156 sa sa parehong chapter po. O Panginoon, dakila ang kaawaan mo. Muling buhay mo ako ayon sa katarungan mo. Dakila ang kaawaan mo. Kaya muling buhay mo ako. Muling buhay mo ako ayon sa katarungan mo. Kaya sa ministry ng Panginoong Diyos, ano po ang pundasyon sa ilalim ng ministry ng Diyos? Ano po ang pundasyon nila? Yung kaawaan ng Diyos. Yung habak ng Diyos. Kaya ngayon din po, masasabi natin na nandito po tayo dahil sa dakilang kaawaan ng Diyos o habak niya. Kahabagan niya sa tungo sa atin. Hindi tapos, maraming tao ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo ito dahil sa awa ng Diyos. Then maraming tao ay naligtas dahil sa awa ng Diyos. Yung mga tumanggi kay Jesus, yung mga tumanggi sa biyaya ng Diyos, sila po ang nahulog sa impyerno. Kay Roma chapter 9 verse 15. Roma chapter 9 verse 15. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinawaan, ako'y mahahabak sa aking kinahahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habak ng Diyos. Una, kailangan natin maunawaan na yung habak ng Diyos, yung kaawaan ng Diyos ay talagang importanteng bagay para sa ating buhay, para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Walang sino man makapagpamuhay ng mabuti bilang Kristiyano sa pangitan ng kanilang kalakasan kung walang biyaya ng Diyos, kahit walang habak ng Diyos sa kanilang buhay. Di tapos,
Gaya ng sinabi na ito, ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habak ng Diyos. Kaya, bakit pumarito ang Panginoon Jesus sa mundong ito? Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa habak ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos. And tapos, binigyan tayo ng Diyos ng iglesia, dahil sa kanyang habak tungo sa atin. Dahil sa kanyang biyaya tungo sa atin. Eh, kaya po, dapat natin tanggapin yung biyaya ng Diyos, yung awa ng Diyos sa araw-araw sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Okay? Sabi ng Biblia, tanggapin mo ang awa ng Diyos, hinahanapin mo ang biyaya ng Diyos. So, ano pang nauna? Habak ng Diyos. Okay? Ang Diyos ay pakibig. Ang Diyos ay pakibig. Kaya meron siyang awa tungo sa mga kaluluwa. Dahil dito, siya mismo ay pumarito sa mundong ito upang iligtas ang mga kaluluwa. Ito po ang biyaya. Kaya ano pang pinakmulan ang kanyang pag-ibig tungo sa mga kaluluwa? And dahil sa kanyang pag-ibig, siya po ay magkaroon siya ng habak sa mga kaluluwa. And dahil dito, sa bandang huli, isinugo niya ang kanyang buktong anak upang iligtas ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang buktong anak. Eh doon po sa Isaiah chapter 49. Isaiah chapter 49. Verse 15. Malilimutan ba ng babae ang kanyang babaeng pasusuhin na siyang hindi mahabak sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin? O, hindi po, hindi, no? Hindi. Na siya hindi mahabak sa anak ng kanyang sinapupunan. Oo nga, mga ito'y makakalimot, ngunit tao lang naman yung magulang nila, yung nanay nila, tao lang din. Kaya ang mga ito'y makakalimot, nasan yung anak ko? Akala ko dito siya, no? Sa likod, wala na siya, nakahanap siya ng yung kanyang anak. Paminsan ganito po, ano po? So, ngunit hindi kita kalilimutan. Iba po ang Diyos. Kaya, yung habak, mercy, yung mercy, ibig sabihin ng mercy, sa wikang Hebreo, rehem o laham. Ibig sabihin ng mercy sa wikang Hebreo ay sinapupunan. Sinapupunan. Yung literal meaning, kaya yung mga nanay, yung pag-ibig ng nanay, yung pagmamahal ng mga nanay ay halos parehas sa mga pag-ibig ng Diyos. Medyo malapit sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Kasi minamahal niya ang kanyang anak mula sa kanyang sinapupunan. Ganito po. Kaya yung pag-ibig ng nanay ay grabe po talaga tungo sa kanyang anak, dahil yung anak niya mismo ay nanggagaling sa kanyang sinapupunan. Ganito po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po tayo pa ay naligtas. Kaya kung nakita niya yung mga kahirapan ng kanyang anak,
magkaroon siya ng habak kaagad tungo sa kanyang anak, hindi tapos siya mismo nag-sacrifice upang iligtas ang kanyang anak mula sa mga kahirapan o paghihirap. Yun pa ang pag-ibig ng nanay. Epeso chapter 2, Epeso chapter 2, verse 4. Epeso chapter 2, verse 4. Ngunit ang Diyos palihas ay mayaman sa awa. Mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Bakit po siya mayaman sa awa? Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Kasi siya po ang takapalikha, tapos nilikha po tayo ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Kaya mayaman sa awa dahil sa kanyang pag-ibig, malaking pag-ibig tungo sa atin. Naging noong tayo ay maipatay sa pamamagitan ng mga paksuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaya awa, pag-ibig, tapos biyaya. Yun po ang natakpan po natin ngayon. Dahil sa kanyang malaking biyaya, malaking pag-ibig, naging mayaman siya sa awa. Bilang resulta dito, isinugo niya ang kanyang buktong anak upang iligtas mga kaluluwa sa pangitan ng kanyang sakripisyo. In verse 6, bilang resulta dito, tayo'y muling binuhay na kasama niya, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Bilang resulta dito, ligtas na po tayo, tapos spiritually, tayo pa'y nasa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Spiritually. Yun po ang ating position, spiritual. Darating ang Panginoon Jesus upang kunin yung ating katawan pa ng sabay-sabay. Kaya malinaw na malinaw po na tayo pa ay naligtas sa pangitan ng kanyang biyaya. Kahit sino man dahil sa biyaya ng Diyos. Kahit sino man ay makapagligtas, makaligtas kung tinatanggap niya ang awa ng Diyos sa pangitan ng puso nila. Gaya ni Apostle Pablo, siya din po ay isang takausik sa mga Kristiyano, pero naligtas daw po siya dahil sa awa ng Diyos. Okay. Unang Timoteo chapter 1 verse 16. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag. Paano si Apostle Pablo ay naligtas? Dahil matalino siya? Dahil mabuti siya? Dahil malakas siya? Dahil matuwid siya? Hindi. Dahil sa habag ng Diyos, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayak ni Kristo, Jesus Kristo, ang kanyang saktar na pagtitiis. Dahil ang Panginoon Jesus, Panginoong Diyos ay mayaman sa awa, yung pagtsatsaga niya, yung pagtitiis niya, din ay sagana na. Kaya ang kanyang saktar na pagtitiis, dahil dito, siya po ay naligtas. Bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya si Apostle Pablo, siya pa isang mabuting halimbawa para sa mga sasampalataya sa kanya, gaya po natin. Kaya kung si Apostle Pablo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sino ang hindi makakaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Kaya sino man ay
maaaring maligtas. Saga na po ang habak ng Diyos. Kaya Tito chapter 3 Tito chapter 3 verse 5 Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa kundi ayon sa kanyang kahabagan. Kaya po dahil mahabak siya tungo sa atin practically dito sa Pilipinas dahil mayaman siya sa awa tungo sa habak tungo sa atin meron po tayong pagtitipon araw-araw mabuhay pa rin tayo bilang Kristiyano ng mabuti hindi dahil sa kahit anumang kabutihan sa atin kundi dahil sa kahabagan sa ganang kahabagan ng Diyos ito po ang nangyari kaya purihin na ang Diyos ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Unang Pedro chapter 1 verse 3 Purihin ang Diyos ang Ama ng ating Panginoon Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Kaya sinabi ng Bible na paulit-ulit sa pamamagitan ng kanyang dakilang kaawaan, malaking kahabagan tayo pa ay naligtas, tayo pa ay mabubuhay bilang Kristiyano. Kaya araw-araw, kailangan natin tanggapin ang kanyang kaawaan at kailangan natin hanapin ang kanyang biyaya. So, para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kung mabuhay po tayo ng mabuti hanggang ngayon bilang Kristiyano, tandaan po natin, hindi dahil sa ating kabutihan o kalakasan, kundi dahil sa kahabagan o kaawaan ng Diyos. Kaya araw-araw din po, ngayon araw din, bukas din, tuloy-tuloy. Kung dahil sa ganang biyaya at kanyang kahabagan na dadaloy sa atin, tayo po ay mabubuhay bilang Kristiyano ng mabuti. Ano pang nangyari sa mga Israelita doon po sa Nehemiah, sa lumang tipan po, sa Nehemiah, Ezra tsaka Nehemiah, Nehemiah chapter 9, Nehemiah chapter 9, verse 17, ayaw nilang sumunod na hindi inaala ang mga kababalakhan na inyong ginagawa sa ginna nila, kundi naging matigas ang kanilang ulo. Pumili ng isang pinuno upang bumalik sa kanilang pagkabihak sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na handang magpatawad, magpapala, mahabagin. Hindi magalitin sa gana sa tapat na pag-ibig, hindi mo sila pinabayaan. Ang tikas daw yung ulo nila, hindi inaala ang mga kababalakan ng inyong ginawa sa kina nila. Pero ikaw ang Diyos. Ikaw ay Diyos na handang magpatawad, magpaala, mahabagin. Kaya, hindi mo sila pinabayaan. Verse 18 din po.
maging nang sila'y gumagawa ng isang guyang hinurma ang magsabi, ito ay inyong Diyos. Mga Diyos-Diyosan po, nakahon sa inyo mula sa Ehipto, gumawa ng mabibigat na paklapastangan, ikaw sa inyong dakilang kaawaan, hindi mo sila pinabayaan sa ilang, sa haliging ulap na pumatnubay sa kanila sa daan ay hindi humiwalay sa kanila sa araw, maging ang haliging apoy man sa gabi na nakbigay ng liwanag sa kanila, sa kanilang tapat na tapat sa kanilang dapat lakaran. Kaya sinabi ng Bible na dakila ang kaawaan ng Diyos. Patuloy-tuloy, no? Kaya natapos nila ang kanilang biyaye o paklalakbay sa gilid ng ilang, hindi dahil sa kanilang mabuting gawa, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos. Malaking kahabagan ng kaawaan ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin. Kaya tayo din po, gaya ng alam po natin, ligtas na po tayo magpakailanman. Yung lahat ng ating mga kasalanan ay binara niya hanggang sa hinaharap, hanggang sa future, no? Kung hindi, sino ang maliligtas? Impossible, no? Kaya ligtas na po tayo, hindi pa tayo perfecto. Ang sinabi ng Bible, ang sinuman nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, yun din po ang kasalanan. Perfecto ba yung ating pagsunod sa Diyos? Hindi naman po. Pero dumadaloy naman yung kanyang blessing, biyaya, tuloy-tuloy. Bakit po? Dahil sa kanyang saganang kahabagan, kaawaan tungo sa atin. Kaya, ano pa ang trabaho natin? Una, dapat natin maunawaan yung kung gaano dakila ang kahabagan, yung kaawaan ng Diyos tungo sa atin araw-araw. Tapos, kailang natin tanggapin araw-araw yung saganang kaawaan ng Diyos at kailang natin hanapin talaga ang kanyang biyaya ng mabuti sa pangitan ng fellowship o Bible study at Kristiyanong pamumuhay po natin. Kaya maraming kaluluwa ay naligtas sa pangitan ng biyaya ng kahabagan ng Diyos. Doon po sa Exodus chapter 2 verse 6, sabi dito, nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata. Sino po ito? Si Moses. Narito ang sanggol ay umiyak, ang kanyang kinaawaan siya, sinabi, ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreo. Yun ang patotoo ng yung anak ng Parao. Kanyang kinaawaan. Kanyang kinaawaan siya. Sino po sila? Si Moses. Binigyan ng Diyos ang habak sa puso ng princess na ito upang iligtas si Moses mula sa tubig. Kaya yung kahulugan ng pangalan, yung Moses, naligtas daw siya mula sa tubig. Ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreo. Ayon sa batas sa panahon yon, kung nakita nila yung mga sanggol na lalaki na Hebreo, dapat nila pinatay ang sanggol na ito. Ayon sa batas. Pero binigyan ng Diyos ng awa
ang puso ng princess na ito. Kaya ito po ang imay ng kaligtasan na natanggap po natin. Ayon sa batas, dapat tayo pa ay mamamatay sa impyerno. Pero iligtas po tayo ng Diyos dahil sa kanyang sa ganang kaawaan o malaking kahabagan tungo sa atin. Kaya hindi po tayo karapat-dapat sa kanyang kaharian, ngunit ligtas na po tayo, kaya bakit po? Dahil sa kanyang sakripisyo, kaya tinatawag ito ay biyaya. Kaya sa bagong tipan din po, tuloy-tuloy, marami silang naligtas dahil sa habak ng Diyos. Matthew chapter 17, Matthew chapter 17, ngunit verse 14, Matthew chapter 17 verse 14, nang dumating sila sa napakaraming tao, lumapit sa kanya ang isang tao, lumuho sa harapan niya, ay nagsabi, verse 15 po, nagsabi, Panginoon, mahaba ka sa akin, aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsya at luphang nahirapan. Sapagkat madalas siyang bumabaksak sa apoy sa tubig, dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Panginoon, mahaba ka sa akin sa mahaba ka sa aking anak na lalaki. Kaya nung kadalasan yung mga lumalapit kay Jesus, ano pang unang mensahe nila? Mahaba ka sa yung mo anak, mo ano-ano, mahaba ka sa akin. Doon sa Lucas chapter 18 verse 38 naman po, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Eh, sila po ang ano po mga pulubi, mga bulak. Siya ay sinaway ng mga nasa unahan. Sinabihan siyang tumahimik. Hoy, maingay, tahimik ka na. Pero subalit, siya ay lalong nagsisigaw, anang ni David, maawa ka sa akin. Kaya ligtas na po siya. Kaya po, ibig sabihin, nakadepende sila sa kahabagan ng Diyos. Nakadepende sila sa kahabagan ng Diyos. Kaya yung panghiwaga para sa ating kaligtasan, para sa ating Kristiyanong pamumuhay, yung mga nagtitiwala sa kanyang kahabagan, yung mga nakadepende sa kanyang kahabagan, yung mga nakaka-rely on the mercy of God, okay? Araw-araw. Kaya nang naligtas po tayo, tinanggap po natin ang malaking biyaya dahil sa kanyang saganang kahabagan. Tapos sa ating patuloy na Kristiyanong pamumuhay, araw-araw, sa totoo lang, tinatanggap po natin yung maraming kahabagan ng Diyos. Tapos bilang resulta nito, magkaroon tayo ng Kristiyanong pamumuhay. Ito po ang biyaya. Biyaya. Doon po sa Lucas chapter 10, Lucas chapter 10, verse 33. Meron pong isang tao na nahulog sa kamay ng magdanakaw, mga tulisan, kaya halos patay na daw. Tapos verse 33, subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay dumating sa kanyang kinaroroonan. Nang kanyang makita ang taong yon, siya'y nahaba. Siya'y nahaba. Yung isang Samaritano, ito po ang imahe ng Panginoon Jesus.
siya'y mahabang. Nakabaksa, halos patay na. Ito pa ang imay ng Panginoon Jesus. Tapos kaya, iniligtas niya ang taong ito. Tapos, verse 34, tingnan po natin. Ang kanyang nilapitan siya at tapos tinalian ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, buhosan ng langis ang alak. Pagkatapos, isakay ang kanyang sariling hayop. Siya'y dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Ito pang biyaya dahil sa kanyang habak sa kaluluwang ito. And tapos, ibinigay niya ang kanyang biyaya sa kaluluwang ito. Dahil sa biyayang ito, siya pa'y naligtas. Verse 35, nang sumunod sa araw, dumukos siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan, ang sinabi niya, alagaan mo siya sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Kaya ayon sa Bible verse na ito, yung habak niya ay hindi pa tapos. Kahit ligtas na siya, yung habak niya sa kanya ay tuloy-tuloy pa hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya po, binigyan niya yung mga budget sa kanya, kanyang yung kaluluwang ito. Yun pa ang biyaya. Kaya po, araw-araw, gaya ng sinabi ng Bible, lumalapit tayo sa Panginoon, yung biyaya ng trono, tanggapin natin yung kanyang habak, tapos hanapin natin ang kanyang biyaya. Natuloy-tuloy tungo sa ating Kristiyano ng pamumuhay. Kung ganun, ang Diyos ay mahabagin, hindi po ito magbabago. Kaya ano pang kailangan natin gawin? Lumalapit tayo sa Kanya araw-araw. Tapos, yung mga biyaya na ibinigay sa atin, hanapin natin ito. Nagtitiwala tayo sa Kanyang kahabagan, tapos lumalapit tayo sa Kanya, then tapos hanapin natin ang Kanyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Meron pong isang halimbawa doon po sa Mateo chapter 15. Mateo chapter 15. Mateo chapter 15 verse 32. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, sinabi, nahabak ako sa napakaraming taong ito. Nahahabak ako sa napakaraming taong ito. Sa pagkatatlong araw na silang sumasama sa akin, wala silang makain. Hindi ko nais na paalisin silang gutom. Baka himatayin sila sa daan. Kaya sinabi sa kanya ng mga alagad, saan tayo kukuha sa ilang na lugar ng sapat na tinapay upang mapakain ang ganitong karaming tao? Okay. Ngayon nakita natin yung puso ng Panginoon Jesus, nahahabak ako sa napakaraming taong ito. Ito pa ang pasimula ng kanyang biyaya. Ano po? Yung habak niya. Ang Diyos ay mahabagin. Tapos, ano po ang tanong ng mga alagad ng Panginoon Jesus? O, pero, saan tayo kukuha?
sa gitna ng ilan, kahit lalong-lalo dito sa ilang, yung maraming tinapay, saan po tayo makukuha? Kaya imposible po ito, ano? Imposible po ito. Kaya ano pang kailangan? Biyaya ng Diyos. Verse 34, sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Sinabi nila, pito ang ilang maliliit na isda. Iniutos na niya mga tao na umupo sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay ng mga isda. Nang siya'y makapagsalamat, pinagputor-putor niya ito. Ibinigay sa mga alagad, ibinigay naman ang mga alagad sa mga tao. Kumain sila lahat. Ay nabusok. Kinuha nila ang natira sa mga pinagputor-putor. Ay napuno ng pitong kaing. Ang mga kumakain ay 4,000 lalaki, bukod pa sa mga babae, sa mga bata. Kaya, silang lahat kumain, busok na, no? Busok na. Busok na ba kayo? No? Busok na. Gutom na. Ngayon? Busok na. Okay. Ano po? Ito pang disorta ng biyaya ng Diyos. Lahat sila'y naligtas. No? Busok pa. Busok sila lahat. No? Pero, kaya, ngunit, tandaan po natin na hindi binigay ni Jesus ang tinapay o istang ito mula sa kanya. Una, meron pong mga tao na makapaghandok ng ano po, pitong tinapay mga ista. Ibig sabihin may handok po, may handok. Pero hanggang sa makakaya naman nila, hindi po ito marami, no? Hindi po ito sapat para sa lahat ng taong ito. Dami sila. Pero dahil sa kanyang handok, kanyang maliit na pagsunod, kanyang maliit na sacrifice, tinatanggap nila yung malaking biyaya. Kaya po, kumpara sa mga resorta, hindi kaya natin masabi na mo ito po ay sakripisyo na talaga kasi nabusok naman sila. Pero sa pasimula, mukhang itong sacrifice, mukhang itong parang handok na naman. Pero kung tingnan po natin ang resorta, hindi pala ito sacrifice, busok naman sila lang lahat. Kaya nagiging biyaya pala ito. Pasimula, kahabagan ng Diyos, sa huli, biyaya ng Diyos. Sa gitna nila, meron pong konting maliit na pagsunod. Kaya po, sinabi ng Bible, kung sumunod tayo sa Panginoon, meron pa rin po tayong gantimpala. Okay. Kaya, lumapit tayo sa Panginoon upang tanggapin ang kanyang kahabagan. Tapos, hanapin natin ang kanyang biyaya. Paano po? Sa pamitan ng ating maliit na sacrifice o pagsunod sa kanya. Kaya nasaan yung ano po, ito po ang halimbawa. Kung ganun, nasaan yung biyaya ng Diyos? Nasaan yung biyaya ng Diyos? No? Doon po sa mga Gawa chapter 14 verse 3. Mga Gawa chapter 14 verse 3.
Mga Ukawa, chapter 14. Verse 3. Kaya nanatili silang mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon na nagpapatotoo na sa salita ng kanyang biyaya sa pangitan ng pagkaloob ng mga tanda, mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. Ipinakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pangitan ng mga tanda, mga kababalaghan na hindi pangkaraniwa na gawin ng kanilang mga kamay ng mga apostles. Nakita nila yung kakaibang bagay. Nagugula sila. Kasunod naman, ano po yun? Salita ng Diyos. Ano pang purpose ng paggawa ng himalang ito upang makapagtotoo ng salita? Salita ng ano po? Salita ng kanyang biyaya. Okay. Kaya paano natin tanggapin yung, paano natin hanapin ang kanyang biyaya? Sinabi ng Bible, si Noe ay nagtakpuan ng biyaya. So paano natin nagtakpuan ng biyaya? Nasaan yung biyaya? Sa loob ng salita ng Diyos. Okay. Kaya doon po sa chapter 20 din po sa mga gawa, sinabi niyo po Sir Pablo, bago po siya ay umalis, verse 32, ngayon ipinakakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na magapagpapatibay sa inyo, makapagbigay sa inyo ng manana kasama ng lahat ng aming ginagawang banal. Ngunit ipinakakatiwala ko kayo sa Diyos. Paano? Sa salita ng kanyang biyaya na makapagpatibay sa inyo. Sinabi ng Bible na ang salita ng kanyang biyaya. Kaya, paano natin hanapin ang biyaya ng Diyos para sa ating Kristiyanong pamumuhay dito sa Bible? Kaya meron pong biyaya ng Diyos. Kaya ang sinabi ng Biblia doon po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa inyong puso, sa ating puso. Kasi mahalaga po ang salita ng Diyos. Ilalagay mo ito sa inyong puso para hanapin mo ang kanyang biyaya. Gusto niyo po bang tanggapin ang biyaya ng mas sagana? Kung ganon, hanapin natin ang biyaya. Saan po? Dito sa Bible. Kaya ligtas na po tayo sa pangitan ng biyaya ng Diyos na nasa Bible. Tuloy-tuloy po tayo sa ating Kristo ng pamumuhay sa pangitan ng biyaya ng Diyos dito sa Bible. Kaya ano ang sinabi ng Bible tungkol sa biyaya ng Diyos? Dahil ang Diyos ay mahabagin, meron pong saganang biyaya. Kaya Deuteronomy chapter 4 verse 31. Deuteronomy chapter 4 verse 31. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay
maawaing Diyos, hindi ka niya pababayaan, ni lilipulin ka niya, ni kakalimutan ang tipan sa inyong mga ninuno, kanyang ipinauko sa kanila. Ang Diyos mong, ang Panginoong mong Diyos ay maawing Diyos, mahabagin siya. Netapos, ano po ang papaliwanag tungkol sa kahabagan ng Diyos? Hindi niya kakalimutan ang tipan sa inyong mga ninuno ng kanyang ipinangako. Hindi kanya pabayaan. Tutuparin niya ang kanyang pangako ng mabuti. Kaya siya po ay mahabagin. Kaya ito po ang biyaya. Sa pangitan ng katuparan ng kanyang pangako, magtatakpo tayo ng kanyang biyaya sa ating buhay. Ibig sabihin, meron pong mga mahalagang pangako ng Diyos tungo sa ating pamumuhay. Netapos, ang Diyos ay mahabagin kaysa anong sitwasyon, kaya niyang tuparin ang kanyang lahat ng pangako tungo sa atin. Ito pa ay nagiging biyaya. Kaya po, doon po sa ikalawang hari, chapter 13, verse 23. Verse 23, ngunit ang Panginoon ay naging makpakpala sa kanila, nahabak sa kanila, ay siya'y bumaling sa kanila dahil sa kanyang tipan kina Abraham, Isaac, and Jacob. At ayaw niya silang lipulin ni palayasin man sa kanyang harapan hanggang sa ngayon. Kahit ano po, matigas ang puso nila, ulo nila, ayaw niya silang lipulin. Ano po? Dahil sa kanyang tipan kina Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya, ang Panginoon naging mapakpala sa kanila, mahabak sa kanila. Sa bandang huli, gaya ng Unang Hari, chapter 8. Unang Hari, chapter 8, verse 23. Ang kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit sa itaas, sa lupa sa ibaba, na tumutupan ng tipan at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa inyong mga lingkod na lumalakas sa harapan mo ng buong puso nila. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay pag-ibig dahil siya pa ay tumutupad ng tipan. Yung pangako para sa ano po, sa inyong mga lingkod na lumalakad sa harapan mo ng buong puso nila. Kaya po, paano natin hanapin ang biyaya ng Diyos? Paano natin naranasan ang biyaya ng Diyos? Una, kailangan natin maunawan yung kanyang pangako tungo sa atin. Sa pangitan ng ating maliit na pagsunod sa kanya, kung tatanggapin natin ang kanyang dakilang biyaya, yung katuparan ng pangako ng Diyos, ito pang nagiging biyaya tungo sa atin. Nagagaling sa kanyang kahabagan tungo sa atin. Kaya po, Roma chapter 4, Roma chapter 4, Roma chapter 4 verse 20,
Gayunman, hindi siya nakalinglangan sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng hindi paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwahati niya ang Diyos, ang lubos na naniwala na kanyang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Hindi siya nakalinlangan sa pangako ng Diyos, si Abraham po, sa pamagitan ng hindi paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwahati niya ang Diyos, lubos na naniniwala na kanyang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Yung lahat ng pangako ng Diyos, una ay para sa ating pakinabang, para sa ating blessing. Ilagay ng Diyos ang maraming mga pangako o dakilang pangako ng Diyos tungkol sa atin dito sa Bible. Ito pa ay para sa kahit sinuman na may gusto. May nagtitiwala sa kanyang kahabagan. Kaya po, si Abraham ay nakatanggap ng pangako ng Diyos sa pamagitan ng patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. May ito po ang pagtsatsaga, no? Hebreo chapter 10 verse 36. Kaya sapagkat kanilang kailangan ninyong pagtitiis upang kapag ninyong nagampasan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Upang kapag ninyong nagampana ang kalooban ng Diyos, yung po ang ating pagsunod na maliliit, tanggapin ninyo ang pangako na dakila na tinatawag ito ay biyaya. Ito pa ay nanggagaling sa kanyang habag, kahabagan tungo sa atin. Kaya ito pa ay kaloob ng Diyos. Verse 23, chapter 10, verse 23. Kaya panghawakan natin matatak ang pagpapahayak ng ating pag-asa ng walang pag-alinlangan sapagkat siya ay nangako ay tapat. Panghawakan natin matatag ang pagpapahayak ng ating pag-asa na tuloy-tuloy hanggang sa kanyang ikalawang pagdating, no? Dahil siya nangako ay tapat. Hebrews chapter 6 verse 11. Nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan na pag-asa hanggang sa katapusan, upang kayo huwag maging mga tamad, kundi mga takatulad kayo sa kanila sa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nakmamana ng kanyang ng mga pangako. Kaya ito po din po ay mensahe para sa hindi paligtas, para sa kaligtasan nila sa parehong pagkataon. Basically, ito din po ay mensahe para sa atin. Kaya upang kayo huwag maging tamad, kundi mga takalutulat kayo sa kanila sa pamagitan ng pananampalataya, ang pagtitiis ay nakmamana ng kanyang pangako. Mga pangako. Ano po yung pangako? Lahat ng biyaya, lahat ng blessing tungo sa atin. Kaya po, una, ang Diyos ay mahabagin tungo sa atin palagi, kaya binigyan tayo ng Diyos ng mahalagang pangako. Yung pangakong ito, kaya natin tanggapin sa pamagitan ng ating maliliit na pagsunod tsaka pagtsatsaga. Kaya ito pa ay naging biyaya tungo sa atin.
Kaya sa gana po ang biyaya ng Diyos, kung ganun, paano natin hanapin ang biyaya ng Diyos para sa atin, ay depende sa ating lahat. Kaya ano pang pangako ng Diyos? Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 33. Suriin po natin ang mga ilang pangako ng Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idrakta sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Seek first His kingdom and His righteousness. Kung ganon, yung lahat ng mga kinakailangan, all these things shall be added to you. So meron pong condition, no? Seek first. Kung ganon, yung mga bagay, ipawang idraksan nyo. Ito pang pangako ng Diyos. Hanapin muna. Muna. Prioridad. Unahin natin ang Panginoon. Mahirap po ba ito? Yung kautusan ng Diyos ay hindi po ito mabigat. Kung hanapin natin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian, hanggang sa ating makakaya, nararamdaman po natin ang pangako ng Diyos. Kailangan natin hawakan ito na may pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng hindi paniniwala. Kaya po, kung kailangan pong yung mga trabaho para sa mga kinakailangan daw, oo, kailangan po yun, yung pang sinabi ng Bible. Pero, kahit paano, dapat natin unahin ang Panginoon. Kahit anumang bagay para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya yung trabaho na walang conflict sa Kristiyano ng pamumuhay. Masabi ng iba, mahirap daw yung paghahanap ng trabaho ngayon dahil sa mga pandemic. Tapos basically, may pasok tao sa Linggo, mga ganyan. Kung titingnan natin yung mga kapaligiran lang, mukhang itong imposible. Pero walang imposible sa Diyos. Paano nila tanggapin ang katuparan ng kanyang pangako sa pamamagitan na pananampalataya at saka pagtsatsaga, pagtitiis. Kaya kung talagang humihingi tayo ng Diyos, humingi tayo sa Diyos tungkol sa yung mga trabaho na karapat-dapat sa Kristiyano ng pamumuhay na may pagtsatsaga, bibigyan tayo ng Diyos kasi Siya po ang ating Ama. Siya po ang may-ari ng buong mundo. Siya po ang may-ari ng bansang Pilipinas. Kaya po, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, kanyang katuwiran. Ang lahat ng mga bagay nito pawang itrakta sa inyo. Tapos mga Gawa chapter 16 verse 31. Ang kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka, ikaw ang inyong sambahayan. Mananampalataya ka sa Panginoon Jesus. Kung ganon, maliligtas ka, ikaw, at ang inyong sambahayan. Kaya meron din pong pangako ng Diyos tungkol sa ating familia. Kung mananampalataya ka na sa Panginoon talaga, yung pamilya niyo din ay maliligtas. Kahit hindi lahat
mo kahit lahat maliligtas. Ito po ang pangako ng Diyos. Kaya kung iniisip po natin matikas ang ulo nila, matikas ang puso nila, talagang devote sila sa mga Catholic, mga ganyan-ganon. Itandaan po natin ang pangako ng Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Kaya po, kung meron pong ganitong pangako mula sa makapangyarihang Diyos, tanda po natin, ito po ang pasukan tungo sa Kanyang biyaya. Kaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtsatsaga na may pagsunod, tanggapin natin ang biyayang ito sa Kanyang taktang panahon. Kaya doon po sa mga Kaikan chapter 16, verse 7, kapag ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon ay kasiyasya, ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon ay kasiyasya. Kanyang pinakakasundo maging ang mga kaaway niya. Kanyang pinakakasundo maging ang mga kaaway niya. Kung ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasya. Ibig sabihin, sabi ng Bible na sa Bagong Tipan, sino ang kaaway daw? Sino ang kaaway ng maligtas? Yung family daw. Sila po ang kaaway, yung kamag-anak. Pero, kaya, bilang tao, paano natin iligtas ang mga isang kaluluwa? Imposible. Paano natin buksan ang kanilang puso sa pangitan ng ating kalakasan? Imposible. Pero, gaya ng pangakong ito, ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasya, kanyang pinakasundo maging mga kaaway niya. Ibig sabihin, bubuksan ng Diyos ang pinto ng kaligtasan tungo sa kanila. No? Kaya, yung lahan, ibig sabihin, yung lakad ng tao, yung ating lakad sa harapan ng Diyos, ay tapat kalugot-lugot sa Kanya. Kaya unahin natin ang Kristo ng pamumuhay, hindi po tayo malulungkot ng madali dahil meron po tayong mahalagang pangako ng Diyos. Ito po ay kaloob ng Diyos. Tapos kung dumating na yung mga pagsubok, gaya ng Pilipos, Epeso in Pilipos chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pangitan ng panalangin, pagsamo na may pagpasalamat, ay ipaalam ninyo ang mga kahilingan sa Diyos. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kahit sa anumang sitwasyon, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pangitan ng panalangin, pagsasamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Minsan, kung dumating na yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan, nakakalimutan po natin na importante pala ang ating panalangin sa Diyos. No? Kaya verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-ingat ng inyong mga puso ay mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kung sumunod tayo sa verse 6, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-ingat ng ating puso, pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito pa ay malaking biyaya, malaking blessing, no? Kaya sa ginna ng pagsubok, ano po ang importante? Yung ating puso, ating isip tapat maayos. Kung hindi, paano natin lampasan ang mga pagsubok? Pero kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon ng buong puso,
naraasan po natin yung kapayapaan ng Diyos. Kaya ito din po ay mahalagang pangako. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, doon po sa unang Juan chapter 5:14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, kung tayo ay humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan Niya. Kung tayo po ay humihingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, kaya tayo ay pinapakinggan Niya. Ito po ang ating kapanatagan sa Kanya daw po. Kaya gaano kahalaga ang pangako ng ito sa Biblia na tuloy-tuloy? Tapos meron yung isa sa yung pinakamahalagang pangako ng Diyos, tayo pa ay siya pang puno ng ubas, tayo pa ay sanga. Siya pang ating puno, tayo pa ay sanga. Kung manatili po tayo sa Kanya, magpubunga tayo ng marami. Kaya dahil sa pangako nito, dapat tayo pa ay manatili sa Kanyang iglesia, sa loob ng katawan ni Kristo. Ano po ang iglesia? Katawan ni Kristo. Nandam po ay sa ganang biyaya. Kaya doon po sa Ebanghelyo ni Juan chapter 1, Ebanghelyo ni Juan chapter 1 verse 14, naging tao ang salita, tumahang kasama natin, namin, nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Naging tao ang salita. Ha? Sabi ng Biblia, ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos, tapos yung salitang ito naging tao. Sino po sila? Si Jesus. Kaya siya po ang Diyos. Yung tumahang kasama namin, nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya. Sa loob ng katawan ni Kristo, yung katawan ni Kristo ay puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya paano natin naranasan yung mga biyaya ng Diyos? Kung tuloy-tuloy po tayo sa Kanyang iglesia, kung manatili po tayo sa Kanyang iglesia na mabuti, naranasan po natin yung malaking biyaya, no? Kaya meron pong Kristiyano na tuloy-tuloy sa pagtitipon, meron din Kristiyano na mga maraming absence sa fellowship. Sino ang makakuha ng mas maraming saganang biyaya? Yung mga tuloy-tuloy, no? Kaya po, maraming mga pangako ng Diyos para sa ating biyaya. Tapos, Mateo chapter 10 din po, meron pong pangako ng Diyos. Mateo chapter 10. Verse 42. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na taong maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Bibilangin ng Diyos ang kanilang gantimpala, yung gantimpala natin. Ito, maliit na bagay ito, pagbigay ng isang basong tubig. No, mamalimig, mo mainit sa maliliit na tao, ito, maliit na bagay na ito. Pero sa pananaw ng Diyos, mahalaga din po ito, no? Tiyak, no? Tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Kaya kung dumating ang Panginoon Jesus, siguro nagugulat tayong lahat
Binibilang ng Diyos talaga yung lahat ng gantimpala po natin ng detalyadong detalyado. Kaya ito po din po ay isang mahalagang pangako ng Diyos para sa palakasin yung ating loob. Tapos, para magkaroon tayo ng ganitong saganang biyaya, meron din pong isang requirement. Kung kaya ng unang ikalawang Timoteo chapter 2 verse 21, kung liliis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitin, itinalaga ang mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Para tayo po ay handa sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos, ano po yun? Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, dapat linisin po natin yung ating sarili araw-araw sa pangitan ng salita ng Diyos, sa pangitan ng fellowship, and dapat tayo pa'y humihiwalay sa mundong ito. Kaya sabi ng Biblia, iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktot ng lahing ito. Kaya kung nililinisin ng sinuma ang kanyang sarili mula sa bagay na ito, magiging tanging kagamitan. Ano pa ang requirements? Ating katalinuhan? O ating kalakasan? Hindi. Kailangan natin ano po naging malinis. Kaya hindi po tayo mo matalino, kaya hindi po tayo mo malakas, no po. Kung malinis po tayo sa harapan ng Diyos, ito ay magiging tanging kagamitan. And itinalaga ang mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kaya po, sana maunahan po natin na yung biyaya ng Diyos na inilagay ng Diyos dito sa Bible, yung lahat ng ganitong biyaya ng Diyos ay galing sa kanyang kahabagan. Okay po. Sa pangitan ng ating maliliit na pagsunod at sacrifice, sana makatakpo tayo ng maraming saganang biyaya sa ating Kristiyanong pamumuhay. Okay, hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Ngayon, naunan po namin na ang Diyos ay mahabagin, ikaw po ay mahabagin, tapos binigyan tayo ng yung maraming saganang pangako na mahalaga para sa ating aming blessing. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang tanggapin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating maliliit na pagsunod at sacrifice ayon sa inyong mahalagang pangako. Lalong-lalo sa ganitong sitwasyon, nang gaya ng sinabi ninyo, hanapin muna ang inyong kaharian, inyong katuwiran. Kung gano'n yung lahat ng mga bagay ay pawang idaktas sa inyo, maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya na inilagay sa Biblia. Kaya po, pakikabayan nyo po kami ayon sa mga salitang ito para makatanggap kami ng inyong dakilang kaloob ang biyaya sa pangitan ng salitang ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay.